Okay, so what's up mga ka-farmers? Welcome back to my channel, Sir Cha the Farmer, ang guro magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. And if you are new to this channel mga ka-farmers, please don't forget to subscribe and click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos. Thank you and enjoy this vlog. Okay, so welcome back mga ka-farmers. So ang pag-usapan ngayon natin mga ka-farmers sa vlog na to ay patungkol dito pa rin sa saging, pero iba na ang ating topic. Yung topic natin mga ka-farmers is kung paano mag-apply ng abono dito sa ating itinanim na lakatan. Okay, so yun po ang ating pag-usapan ngayon mga ka-farmers. Ipapakita ko sa inyo yung aking proseso ng pag-aabono ng ating saging. Okay, so tara na mga ka-farmers. Ngunit bago ang lahat mga ka-farmers, shout out muna sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay all throughout Luzon, Visayas and Mindanao and also around the world. Shout out po sa inyong lahat. Thank you so much for supporting my channel, Sir Cha the Farmer. Okay, so for now, we will proceed with our topic mga ka-farmers. So yung ating topic is papaano ako mag-a-apply ng abono dito sa aking mga saging na lakatan. Okay, so ang gagawin natin mga ka-farmers is panuurin ninyo at tingnan kung meron bang pagkakaiba o pagkakapareho ng ating mga application ng fertilizers. Kasi sa pagkakaalam ko, iba-iba ang ating pamamaraan. Now ngayon, yung aking gagamitin mga ka-farmers is yung urea. Okay? So, pure na urea mga ka-farmers ang aking gagamitin. Hindi pa ako magmimix ng kung anong mga fertilizers. Like for example, complete fertilizers. Hindi pa ako gagamit ng ganun. Ang gagamitin ko ngayon is urea. And after urea, mag-a-apply ako ng organic fertilizer which is yung ipot ng aking mga manok dun sa poultry. Okay? So, kasi ang urea mga farmers, it's like it can ignite the growth of the banana. Kasi maganda siya, magandang supply ng nutrients para sa ating saging. Kaya yun po ang ating ilalagay. Okay, so tara na mga farmers. Okay mga farmers, so dito natin gagawin yung demo mga ka-farmers dito sa punong ito ng ating saging. Kung makikita yung saging natin, mayroon ng follower. Hindi ko po tinatanggal kasi okay lang yan. At least 1 or 2 followers okay lang naman. Hindi naman masama yun. Okay? So dito mga ka-farmers, tapos na nating nalinis to, which is gumamit tayo ng undergrassing technique. Yung pinakamadali technique para malinis natin ang ating saging. Okay, undergrassing. So, dyan po natin ididimo mamaya mga ka-farmers. Okay mga ka-farmers, so nandito na tayo. No? So, look closely mga ka-farmers kasi ipapakita ko ngayon yung sistema ng aking pag-aabono ng saging na lakatan. So, ito mga ka-farmers, ang gagamitin natin na abono, ito yung urea. So, plain white siya mga ka-farmers. Ganito ang aking pag-a-apply mga ka-farmers. Kukuha tayo ng ganito karami. Tapos tingnan nyo yung puno mga ka-farmers. Ang gagawin natin is ilalagay natin siya circular mga ka-farmers sa puno. Huwag masyadong marami, baka masira yung ating saging. So ganito lang mga ka-farmers. Okay, kuha ulit
hanggang sa magiging circular yung purma, mga ka-farmers. Ganyan. Okay. So, kuha ulit tayo, mga ka-farmers, dito. So, nahinay lang para mas makita ninyo. Okay? So, ganyan, mga ka-farmers. Bubuhos natin dito sa bawat ano. Okay, so nakita nyo yan, mga ka-farmers. So ganyan po ang aking paraan ng paglalagay ng abono. So ang kagandahan dyan, mga ka-farmers, pag uulan, mas madaling natunaw yan. So mas madaling ma-consume ng ating saging. So ganyan, mga ka-farmers, huwag nating masyadong ramihan o damihan yung abono dahil baka masira din yung ating saging. Okay? So, let's proceed with another banana, mga ka-farmers. Let's go. Dito tayo sa isang puno. So, yan, mayroong dalawang suckers, mga ka-partner, mga ka-farmers. So, yan, ang gagawin natin is the same pa rin. So, dito lalagay tayo ganyan. Okay. Ganyan, mga ka-farmers. Bubuhos lang natin. Okay. So yung kung napansin nyo, mga ka-farmers, yung aking area ay may mga bato. Pero okay lang yan, mga ka-farmers, dahil yung gamot, yung ugat ng ating saging ay makapag-penetrate naman. Okay? Makapag-adjust yan eh. Kasi merong biological adaptation yung ating mga tanim. Okay? So, ganyan, mga ka-farmers, ang gagawin. Okay? Para masisiguro natin na maganda yung tubo ng ating saging. So, ganyan. Okay? So, parang you are forming a halo, mga ka-farmers, doon sa ating mga saging. Okay, so proceed tayo sa kabila, mga farmers. Ito, meron pang baby snails, mga farmers, kurakul. Yan. So yan na, mga ka-farmers, nalagyan na natin ng abono. So ganyan. Okay, so let's proceed with the other banana. So dito, mga ka-farmers, ganyan. So ganito yung aking applications, mga ka-farmers. Pwede nyo po itong gayahin kung gusto nyo. Eh kung meron naman kayong ibang pamamaraan, pwede nyo ring i-vlog at saka i-share para maano din natin, matutunan din natin, mga ka-farmers. Parang sharing of ideas lang. Kasi ganun dapat eh. Huwag nating isikrito yung idea natin. Kasi those are wisdoms coming from God. Blessings yun. So pwede nating i-share yun. Okay? So ganito, mga ka-farmers, ulit. Babagsak natin dito. Ganyan. Ganyan siya, mga ka-farmers. This is the application of fertilizers in banana. Okay? So, ganyan siya, mga ka-farmers. Okay. Now, ngayon, mga ka-farmers, yan. So, nalagyan na natin. Saka dito. Saka dun din, mga ka-farmers. Okay? So ngayon, mga ka-farmers, give me chance, no, to explain kung bakit ganito yung ating pagkalagay ng mga abono. Okay? Okay, mga ka-farmers, so bigyan niyo ako ng kunting oras
or minuto mga ka-farmers para i-explain kung bakit ganyan yung aking pag-a-apply ng abono. So kung mapapansin nyo mga ka-farmers, yung pag-apply ko ng abono is it seems to be circular, kung saan buong paligid ng ating saging, yung puno ng saging is nilagyan natin ng abono. So nag-apply tayo ng abono, circular. Bakit? Now, ang reason ko mga ka-farmers, yung aking purpose kung bakit ganyan ang ating pag-apply mga ka-farmers, dahil ganito yun mga ka-farmers, yung puno ng saging mga ka-farmers, lahat ng direksyon yan nagkakaroon ng ugat o yung roots. Okay, so yung ugat niya mga ka-farmers, ibig sabihin it will travel, no, magta-travel yan, maybe dito, dito, saka dito. So in almost all directions yung kanyang pag-travel mga ka-farmers. So ibig sabihin, dapat mga ka-farmers, kahit sa ang direksyon na kapunta yung kanyang ugat, kailangan makakain siya. So yun po ang punto ko kung bakit circular long pagkalagay ng ating fertilizer. Kasi yun nga, sabi ko, ang gusto ko mga ka-farmers, bawat direksyon ng ugat na pinupuntahan ng ugat ng saging, dapat meron siyang makain. At yung pagkain niya is yung abono na inilagay natin. So yun po ang aking purpose mga ka-farmers kung bakit ganito ang purma ng ating pag-apply ng abono. Sana ay nakuha ninyo yung aking point mga ka-farmers. Kasi merong iba mga ka-farmers na naglalagay ng abono, na makuha sila ng abono, binagsak lang niya, isabot dyan. So ibig sabihin, yung ugat na nandyan lang ang makakuha ng nutrients galing doon sa abono. Yung iba, hindi. So there is an unequal amount of nutrients na nakukuha niya, kasi yung ibang ugat, roots, ay hindi nakakuha ng nutrients. So dapat, para sa akin, circular talaga ang pagkalagay, para lahat ng ugat na dadaan dyan ay meron siyang makain. Kasi ang importante, like us humans, kung wala tayong kain, mahirapan tayong kumilos sa bawat araw. Bakit? Yung energy natin mga farmers is nakukuha natin doon sa ating kinakain. At yun nga, tulad natin, ganun din ang saging. Kasi ang saging may buhay din mga ka-farmers eh. So yun ang ibig kong sabihin. Kaya sana ma-apply nyo to para naman yung saging ninyo ay magiging maganda yung tubo. So yun po ang aking maibibigay na kaalaman sa araw na ito. So I think yun lang mga ka-farmers. Maraming salamat sa inyong oras, sa panonood dito at pag-subscribe sa aking channel. So once again, happy farming. This is Sir Chadi Farmer from Cebunga, Cebu, Philippines. So, maraming salamat and God bless. Shout out po sa inyo lahat. Bye-bye.